Hindi mawawala sa hapag ng ilang Pinoy tuwing Noche Buena at Medianoche ang hamon. Pero ang tradisyong ito, saan at paano nga ba nagsimula? Kuya Kim, ano na? Sa dinami-dami ng ngayon ating hinahanda, ito raw ang star ng Noche Buena, ang hamon. Ang salitang ham ay nagmula sa Old English word na ham, na ang ibig sabihin, back of the knee. Ito rin ang parte ng baboy na madalas ginagawang hamon. Kuya Kim, kanino ba nagsimula ang paghahanda ng hamon tuwing Pasko? Kuya Kim, ano na? Pinaniniwalaang nagsimula ang tradisyong ito sa mga sinaunang German. Nag-alay sila noon ng mga karne ng baboy sa Norse mythology god na si Freyr na Diyos ng pag-aani. Dito talaga sa area ng Quiapo, napakarami mong mapupuntahan para makabili ka ng mga Chinese food, mga Chinese restaurants at kung ano-ano pa. Talagang parte na ng kultura natin. Alam niyo ba na napakalapit kasi rito ng Chinatown? Ang Manila Chinatown, ang oldest Chinatown in the world. At dito sa Carlos pa lang, punong-puno ng tao palagi. Ham sa Ingles, hamon naman sa ating mga Pilipino. Nahango naman sa ham sa salitang Espanyol na hamon. Pag sobrang alat ng hamon, hindi masarap. Hindi po. Pag sobrang tamis ng hamon, hindi masarap. So parang pag-ibig po pala yan. Ganun siguro. Kakarami ng mga hamon dito. Manamis-tamis na maalat-alat na kagad. Wala pa sos to. Alam niyo ba na ibig sabihin ng Noche Buena ay the good night, that this was the night na ipinanganak si Kristo? At paano naman nagsimula yung pagkain pagka Noche Buena? Nagsimula po yan noong 16th century. At na mga panahong yun, inutos ng mga prayla ng Kastila ang pag-ayuno o fasting sa gabi bago magpasko. So pagdating ng 12 o'clock, naghahanda ng napakarami pambawi dun sa gutom. Ngayong Pasko, magpapasalamat tayo sa matatamis na biyayang nalasap sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.